Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ating tatalakayin ang Noli Me Tangere, Kabanata 25 hanggang Kabanata 31. Magsimula tayo sa Kabanata 25. Ito ay pinamagatang Sa Bahay ng Pilosopo. Sa kabanatang ito, nagtungo si Ibarra sa tahanan ni Pilosopo Tasio. Nais niya kasing isangguni ang binabalak niyang pagtatayo ng paaralan sa kanilang bayan. Pagdating niya sa bahay ng matanda, naabutan niya itong nagsusulat. Pero si Tasio na mismo ang huminto sa ginagawa at sinabi na ang susunod na henerasyon pa naman daw ang makakaunawa at makikinabang dito. So binuksan na ni Ibarra ang kanyang plano sa matanda. Ngunit, sabi nito, hindi daw dapat sa kanya isinasangguni ang mga plano kundi sa mga makakapangyarihang tao tulad ng mga kaparian sa simbahan. Pero kahit umayaw na si Ibarra, kahit sabi na ni Ibarra na ayaw na niyang mabahiran pa ng kabaktutan ang kanyang magandang plano, kahit sinabi pa niya na mauunawaan naman daw siya ng pamahalaan at ng mga tao dahil maganda naman ang kanyang hangarin, sinasalungat pa rin siya ng matalinong matanda. Sinasabi nito na kung nais daw ni Ibarra na magtagumpay sa kanyang mga binabalak, dapat daw na sa kanila niya ito sabihin dahil mas makapangyarihan ang simbahan kesa sa pamahalaan. Noon kasi guys, hawak ng simbahan ang lahat pati na ang pamahalaan, kaya nasabi ni Pilosopo Tasio na mas makapangyarihan ang simbahan kesa sa pamahalaan. So si Ibarra, iba naman ang kanyang pananaw. Pagkat galing siya sa Europa, naniniwala siya sa kapangyarihan ng pagiging liberal. Muli naman siyang sinalungat ng matanda at sinabing hindi angkop sa bansa ang kaisipang mula Europa. Sabi pa nga nito, tulad ng isang halaman, kailangan din daw yumuko ni Ibarra sa hangin kapag hitik na ang mga bunga nito upang manatiling nakatayo ng matatag. Payo pa ng matanda kay Ibarra na hindi naman daw karuwagan ang pagyuko sa kapangyarihan. Kahit hindi man aminin, napapaisip si Ibarra sa tinuran ng matandang pilosopo. Bago pa nga siya umalis, iniwanan siya ng salita. Sinabi ng matanda na kung hindi daw magtagumpay si Ibarra sa kanyang mga pinaplano, may uusbong daw na sino man upang magpatuloy sa kanyang mga nasimulan. Sa kabanatang ito, natutunan natin na grabe ang nagagawa ng kapangyarihan. Kahit nasa tama man umali, kapag nasa kamay mo ang batas at makinarya, kayang-kaya mong paikutin sa iyong kamay ang nakararami. Ngayon, atin namang basahin ang 26 na kabanata. Pinamagatan itong Besperas ng Pista. Abala ang buong San Diego dahil sumapit na ang 10 ng Nobyembre, hudyat na ng bisperas ng kapistahan. Kanya-kanyang gayak ang mga may kayang pamilya sa lugar. May nagdedekorasyon sa kanila mga tahanan, may naglalagay ng mga palamuti at mamahaling mga kagamitan, at syempre, hindi mawawala ang paghahanda ng masasarap na pagkain tulad ng mga kakanin, minatamis, at mga mamahaling alak mula Europa. Imbitado rin ang mga mamamayan mula sa kalapit na bayan upang matunghayan ang mga pagtatanghal. Panay naman ang pagpapaputok, pag-iingay ng batingaw, at pagtatanghal ng mga musiko upang gawing mas masaya ang pagdiriwang. Siyempre, hindi mawawala ang misa na pinangunahan ni Padre Damaso. Ang mga magsasaka at ibang manggagawa ay inialay na ang kanilang pinakamagagandang ani sa kanilang mga amo. Samantala, habang ang lahat ay abala para sa bisperas ng pista, si Ibarra naman ay abala sa pagpapatayo ng kanyang paaralan. Hango ang disenyo nito sa mga paaralan sa Europa. Hiwalay din ang lalaki sa babae. May malaking bodega at hardin rin ito. Gastos ni Ibarra ang lahat ng ginasta sa paaralan. Tumanggi siya sa tulong na alok ng mga mayayaman at mga pari sa pagpapatayo ng paaralan. Marami ang humanga sa ginawang ito ni Ibarra, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay marami rin ang hindi natuwa at palihim na nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Sa 26 na kabanata, natutunan natin na likas sa mga Pilipino ang pagiging masiyahin.
Makikita ito sa pagdiriwang ng mga pista. Panahon pa lamang ng mga mananakop ay nagbubuhos na ng panahon at salapi ang mga Pilipino para sa mga pagtitipong tulad ng pista. Ngayon naman, ating alamin ang mga pangyayari sa Kabanata 27. Ito ay pinamagatang sa pagtatakip silim. Isa si Kapitan Tiago sa mga may malalaking handa para sa pista. Sinadya niyang paramihin ang handa dahil nagpapasikat siya kay Ibarra na kanyang mamanugangin. Sikat kasi si Ibarra sa Maynila noon. In fact, nailalathala pa nga siya sa mga pahayagan. So nang dumating si Kapitan Tiago sa kanyang tahanan at nang makita niya si Maria Clara, binigyan niya ito ng isang agnos na mayroong diamante at esmeralda bilang pasalubong. Maya-maya, dumating na rin si Ibarra para makita ang mag-ama. Mayroong mga nag-aya kay Maria na mamasyal na pinahintulutan naman ni Tiago. Inaya rin ni Kapitan si Ibarra na sa kanila na maghapunan sapagkat darating si Padre Damaso, ngunit tumanggi ito. Sumama si Ibarra sa katipang si Maria sa pamamasyal kasama ang mga kaibigan ng dalaga. Pumunta sila sa plaza at nang dumating sila, nakita ni na Maria ang isang lalaking ketongin na umaawit sa tugtog ng kanyang gitara. Pinandidirian ng lahat ang ketongin na iyon, ngunit si Maria ay naawa sa kanya. Kaya inabot niya ang kanyang pasalubong na mamahaling agnos na galing sa ama. At sa tuwa, lumuhod sa pasasalamat ang ketongin. Maya-maya pa, dumating naman si Sisa. Itinuro nito ang kampanaryo at sinabing naroon ang anak na si Basilio. Itinuro din niya ang kumbento at sinabing naroon ang anak na si Crispin. Umalis din agad si Sisa, gayon din ang matandang ketongin. Namulat sa katotohanan si Maria na nami palang mahihirap sa kanyang bayan nang makita niya ang dalawang iyon. Sa Kabanatang 27, matututunan natin na iba't iba ang ating mga kalagayan sa buhay. Mayroong mga mayayaman at mararanya ang buhay, habang mayroong mga inaapulista at mahihirap. Gayunman, mayroon namang mga may mabubuting puso na bukas sa pagtulong sa kanilang kapwa. Kabanata 28, ito ay pinamagatang mga sulat. Gaya ng inaasahan, nailathala sa mga pahayagan sa Maynila ang magarbong pagdiriwang ng pista sa San Diego. Kabilang sa ibinalita ang marangyang paghahanda sa pista, ang mga makakapangyarihang tao, mga pagtatanghal, at ang pangangasiwa ng mga paring Pransiskano sa pista. Nabalita rin ang pagkakaroon ng prosesyon ng mga santo at santa sa buong bayan. Nagkaroon din ng pagtatanghal tulad ng komedya na labis namang ikinaaliw ng mga pari dahil sa wikang Kastila ito ginawa. Mayroon din namang pagtatanghal para sa mga Pilipino. Hindi rin nawala ang pagtatanghal ng mga musiko. Mayroong dalawang banda ang nagtanghal noong bisperas ng pista na simbolo ng karangyaan noon. May sayawan din kung saan nakita ng marami ang pagsayaw ni Kapitan Tiago. Manghang-mangha naman ang karamihan sa angking kagandahan ni Maria. Gayunman, sa kabanatang ito, nababalot ng lungkot si Maria dahil ilang araw na niyang hindi nasisilayan si Ibarra. May sakit kasi ito, kaya minarapat ng kasintahan niyang sulatan ang binata. Ayon sa sulat ni Maria na inihatid ni Andeng sa kanilang bahay, patuloy daw ang pagdadasal ng dalaga para sa katipan. Ipinagtirik pa ni Maria si Ibarra ng kandila sa simbahan para sa paggaling nito. Ikwento rin ni Maria ang sapilitang pagtugtog at pagsayaw niya sa sayawan na siya namang ikinayamot niya. Sinabi rin ni Maria na imbitahan siya ni Ibarra sa oras na bubuksan na ang kanyang ipinagawang paaralan. Sa 28 kabanata, makikita natin ang pagmamahal ng isang tao sa kanyang katipan. Tuwing nagkakasakit o nakakaranas ng paghihirap, hindi maaaring papayaan at di kumustahin ang isang taong may sakit. Nakakagaan naman ito sa pakiramdam ng mayroong sakit. Ngayon naman, ating alamin ang mga nangyari sa Kabanata 29. Ang kabanatang ito ay pinamagatang Ang Umaga.
Sa kabanatang ito, abala ang mga tao sa San Diego dahil mismong araw na ng kapistahan. Nagayak ang mga may kayang mamamayan ng kanilang pinakamagagarang damit at pinakamahal na mga alahas at palamuti. Kapansin-pansin naman na hindi nagpalit ng kasuotan si Pilosopo Tasio. Ayon sa kanya, paglulustay lamang daw ng pera at oras ang kasiyahang katulad ng pista. Pagpapakitang tao lang daw ito at mas marami pa daw ang dapat pagtuunan ng pansin na mas mahalagang bagay kaysa sa pista. Sumang-ayon naman si Don Filippo sa sinabi ng matanda pero wala siyang lakas ng loob na sumalungat sa mga pare. Si Padre Damaso ang dapat na magmimisa sa araw na iyon, pero may sakit siya. Tumanggi na siya sa pagbibigay ng sermon, ngunit pinilit siya ng ibang pari. Ayon sa kanila, siya lamang umano ang nakapagbibigay ng aral sa mga taga San Diego. Dahil doon, agad na nagpapahid ng langis at nagpahilot si Damaso upang guminhawa ang pakiramdam. Saktong alas 8 ng umaga nang magsimula ang prosesyon ng mga santo. Kahit sa pagpuprosesyon, mababatid ang pagkakaiba-iba ng antas ng mga mamamayan. Sa suot na abito ay malalaman agad kung sino ang mararangya at hindi. Natapos ang prosesyon sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago. Naroon ang alkalde, si Kapitan Tiago, si Maria at si Ibarra. Sa Kabanata 29, malalaman natin ang aral ng pagiging maluho ng mga Pilipino. Marami ang inilalaan ang kanilang panahon at salapi sa mga bagay na hindi naman ganoon kahalaga at tinitipid ang mga sarili sa mga bagay na may higit na importansya. Ngayon naman, ating basahin ang mga pangyayari sa 30th kabanata. Ito ay may pamagat na sa simbahan. Araw ng pista at punong-puno ng tao ang simbahan. Siksikan at nararamdaman ng lahat ang init sa loob. Gayunman, walang patid ang dagsa ng mga tao na nagbabayad rin ng halagang 250 piso. May paniniwala kasi noon na marapat nang magbayad ka ng malaking halaga para sa misa kaysa sa mga panonooring komedya. Maaari ka raw kasing dalhin sa langit ng misa, di katulad ng mga komedya na sa impyerno raw ang tungo. So matagal bago nakapagsimula ang misa. Wala pa kasi ang alkalde na sinadyang magpahuli upang mapansin ng lahat. Ilang sandali pa ay dumating na ito, suot ang 5 medalya na sumisimbolo ng kaniyang posisyon. Ito na rin ang hudyat para magmisa si Padre Damaso kahit hindi maganda ang pakiramdam. Kasama niya sa harap ng altar ang 2 sakristan at iba pang pari katulad ni Padre Sibila. Pagpanhik ni Padre Damaso sa pulpito, nag-umpisa ang sermon niya. Pero puros masasakit na salita at panlalait ang sinasabi ni Padre Damaso sa kapwa niya pari na si Padre Martin. Si Padre Martin ang nagmisa sa bisperas ng pista. Aniya, higit na mas mahusay naman siyang magmisa kaysa kay Padre Martin. Inutusan naman ni Damaso ang kanyang praile na buksan ang kwaderno upang makakuha na ng tala at opisyal na umpisahan ang misa para sa kapistahan. Aral na ating makukuha sa 30th kabanata. Sa kabanatang ito, malalaman na ang ilang nasa kapangyarihan ay nabubuhay din sa atensyon. Ginagawa nila ang lahat kahit makaabala sa kapwa para lamang ipabatid sa marami ang kanilang halaga. Mayroon ding mga taong aalipustahin at ibababa ang iba upang maiangat ang sarili. Makikita rin sa kabanatang ito ang maling paniniwala sa relihiyon noon. At ang panghuling kabanatang ating tatalakayin sa hapong ito, Kabanata 31. Ito ay pinamagatang ang sermon. Ang sermon na sinasabi dito ay ang sermon na pinakahihintay ng lahat. Ito ang sermon ni Padre Damaso para sa kapistahan ng Bayang San Diego. May 2 bahagi ang sermon ni Padre Damaso. Ang unang bahagi ay nasa wikang Kastila na talaga namang pinaghandaan niya at ang 2 bahagi ay nasa wikang Filipino na tila hindi niya masyadong binigyan ng paghahanda. At dahil pista sa bayan ng San Diego ng panahong iyon, ang kanyang paksa ay tungkol sa kabayanihan na mayroon ang patron na si San Diego.
Ang sermo ng padre ay kanyang winakasan sa pamamagitan ng panlalait sa mga Indio at pagpuri naman sa mga Pransiskano. At dahil tila humahaba na ang sermon ni Padre Damaso, nagsimulang maghikab si Kapitan Tiago at ang iba pang mga nakikinig doon. Nagpatuloy lang si Padre Damaso sa kanyang sermon at panay ang kanyang parinig kay Ibarra na nagtitimpi lamang. Binibigyan niya ng kakaibang sulyap ang binata habang nagpapahayag. At ang mga pahayag nito ay tila patungkol kay Ibarra sa kanyang ama at sa kanyang kasintahan na si Maria Clara. Itinuligsa pa nga ni Padre Damaso ang kalakaran ng panahon. Sinasabi niya na unti-unti na daw nawawala ang paggalang at napapalayo na daw ang kalooban ng mga kabataan sa relihiyon. Ang mga parungit na ito ay batid ni Ibarra na patungkol sa kanya. Sa kalagitnaan ng pagsisermon ni Padre Damaso, may lalaking lumapit kay Ibarra. Ang kanyang pangalan ay Ilyas. Sinabihan ni Ilyas ang binata na kailangan niyang mag-ingat sa araw ng paghuhugos o groundbreaking ceremony para sa kanyang paaralan. Maaaring hindi masyadong naintindihan o hindi naintindihan ni Ibarra ang nais na ipahiwatig ni Ilyas, ngunit ito ay isang babala na kailangan niya mag-ingat dahil nanganganib ang kanyang buhay. Nakaibara na kung kanya itong susundin o babaliwalain. Sa kabanatang ito, ating natutunan na ang panlalait o pangahamak sa kapwa ay dapat iwasan sapagkat ito ay makakasakit lamang sa kanilang kalooban. At dito nagtatapos ang ating diskusyon. Upang malaman ko kung may naintindihan ba kayo sa aking itinalakay, pakisagot ang pasulit na ito.